Manok na pula. Good morning! Umaga pala nakikinig na ng manok na pula. Palawan! Yon. Ganda naman. Ma, ang ganda mo. Hindi ka naman. Hindi naman magiging salamin ko. Nakita mo na. Oo, ma. Sige. Ito. Ang ganda naman pumuarma ng lola ko kahit nasa bahay lang. Social. Kaling malaki pa ang salamin. Wow. Kaya naman ang salamin ko niya. Ang ganda ma. Ang ganda nga ma eh. Parang naanong ako. Hindi. Ang ganda nga ma. Bagay nga sa'yo. Nakita ko siya. Parang dinadyoko daw siya. Gusto ko lang humiga ng humiga ng humiga. Ay nako ma, tigilan mo na yan. Ma, tigilan mo na yan. Ang salat ng Pilipino ay nagkakahalaga ng... Away, ay magagaling. So, hindi na maganda ang usapan kanina kaya bumaba na ako. Nag-decide ako na maliligo na ako. So, alam ko paano simulan tong vlog na to. Paano ba? So, ngayon lang ako nakapag-intro kung kailan hapon na. It's 4:30 PM na at nandito po ako ngayon sa tulay ng Batangas, ng bahay namin. Pupunta kami ng bayan kasi bibili kami ng mga prutas at pagkain. Ngayon na, sarap ng hangin dito. Pupunta na kami ng bayan. Dito ako sa tapat ng Plaza Mabini. Ayan. So ayun, pagpasensya nyo yung mata ko kung medyo mapikit-pikit at wala ko ayos-ayos ngayon. This is the real thing. Yun na nga. So, huwag nyo muna ako i-bash kahit sa buhok mo lang sa buhay. So, nagpapabalit din ako ng prutas kasi alam nyo guys, yung mangga, ko alam, mahilig ako sa manggang hinog, pero pag sa Manila, masarap din naman, pero iba yung lasa ng ano eh, iba yung lasa ng galing sa probinsya. So, dito, Kube na, masarap yung kanilang manggang hinog. So, yun ang gusto kong kainin yun. Doon ako nag-crave. So, ayan, wala pa rin sila. Niikot-ikot pa yata nila. Mukhang nag-enjoy sila. And, nagpapabili din ako ng buko. Kasi pag-isip ko kanina, hindi ko alam, parang ang sakit-sakit ng alam nyo na. Parang may pakiramdam na maiinigan na hindi. Yung ganun, yung parang napipigilan. Siguro, talaga to eh. Dati na ospital na ako. 3 days ako sa ospital or 4 days dahil nga nakuhaan ako ng mga bato. Yun. Kasi hindi ako uminom ng tubig. Ganyan. So ngayon, feeling ko bumabalik siya. Hindi ko alam kung yun or UTI or whatsoever. Basta nahihirapan ako uminom. At ngayon, ang alam ko lang na kailangan ko ay uminom na sabaw ng buko. Dati nung yung bahay namin doon sa Mainaga, nung bahay pa namin doon ay kubo pa lang. Kalamyas kami sa gitna na puno. Tapos, lote lang siya na malawak. Nagtatakbuhan pa kami doon. Marami din kami sa gilid na puno ng saging, saka puno ng buko. Kaya lang, syempre, iba na yung panahon ngayon. Madami talaga nababago, diba? Sementado na lahat ng bahay, pati mga kapitbahay namin. Lahat sementado na. Tapos, ang nakakalungkot, pataasan pa ng bahay. Kumbaga, wala na makapasok na hangin. Kasi syempre, lahat. Masenso na rin. Mga nagpapunta. Pera, ganyan. So, yung paligid lang at saka, alam mo yun, yung kubo-kubo lang. Minsan nakakamiss din yun. So, ayun.
Anyway, isang dagdag ko na. Sige, nahintayin ko na sila. Okay, so pauwi na po kami ng bahay ngayon dahil gutom na ako. So, kasama niya mo dito pero sira. Ayun pa po. Naglalakad na po yung lolo ko. Ito lang naman ang bisyo niya. Maglakad na ang pabalik-balik dun sa dike na yan. Kasi exercise niya yan. Punta lang ako sa dagat. Ito, pababa po tayo. Ayun yung dagat. Yan. Tinatawid lang po namin yan. Galing dito sa kalsada. Tapos pagtawid, lalakarin mo lang. Ayun yung dagat. Hindi ko alam kung ako lang ba ito o nasisinyo rin ito. Na parang... Parang lungkot ng mundo. Hindi ko alam, parang kakaiba yung ambience. Alam nyo, nature naman, pero parang lungkot-lungkot, no? Sana bumalik na siya sa dating saya. So, madami pong mga, madami mga manok dito naririnig ko na. Ganun. Ano kaya meron dito? Hi! Hello po! So, ito. Ito na po yung court agad. Tapos may park. Ayun o. Ito yung court. Tapos may park. Tapos dagat na. Yun. So, hello! Para Miss Universe tayo, bitch. Ito na yung dagat. Sobrang lalim na niya. Dati, araw-araw kami naliligo dito. Pero, wala. Sumobrang lalim niya na. Hindi ko alam kung bakit. Pero ngayon, hindi na kaya. Kasi sobrang lalim niya na. Tsaka pier na. Ayan o. Fine. Ayan na siya. Ayun. Tingnan niyo naman kung gaano kalakas yung alon. Oh. Grabe. So, wala na talagang chance para makaligo ka pa dito. Pero mahangin pa rin siya. Ayan, mahangin pa rin. Gusto ko lang nakaramdam ngayon ng hangin kahit malungkot ang mundo. Alam mo yun? Wala na rin masyadong tao dito. Dati punong-puno lagi yan. Lagi may basketball. Tapos mga naglalaro mga bata. Ngayon wala na din. Dati as in araw-araw. As in pagkigising namin, naliligo na talaga kami. Ayan lang. So marami talaga mga nagbabago. Let's go! Takot na ulit tayo sa kalsada and pauwi na tayo sa bahay. Silipin natin si Isaac, guys. Ano ginagawa mo? Wow, ikaw nagligpit niyan? Naku. Toink. Halika, mag-exercise tayo. Dali, hindi ka na. Sasakay ka, oh. Dali na. Ay, papatayin natin ang camera, oh. Tayin natin. Hindi muna ako pwede matulog kasi panatulog ako mamayang hating gabi, mawawala yung antok ko. So dapat, pagurin ko yung sarili ko ngayon para mamaya after dinner, maaga ako makatulog. So, umuulan po dito ngayon at ang sarap ng ulam! Delicious! Sinudo, luto ni David at ang expertise niyang chop suey. Sarap ng chop suey! Kakain tayo ng ice cream. Diba? Yung pang mga pampataba. Yum! Sarap! Hehehehe.
So, good morning. Aga ko nagising. Kung sa probinsya talaga maaga ka magigising. Kagabi aga ko nakatulog. Mga 8 PM pa lang tulog na ako, guys. 8 or 9 yun. Sup? Sorry sa pangit kong itsura. Mamaya na ulit ako mag-update. Masaya ang bata kasi nakakalabas. Si Isaac. May truck! Pag nakakita siya ng truck, enjoy na enjoy siya. Okay guys, so it's another day. Hindi na ako nakapag-update kanina kasi marami din ako ginawa. Ginawang higa. Yan, in-enjoy ko lang kayo na yung moment. So, ngayon lalabas ako. Hapon na, merienda time. Bibili ako na ang shawarma ulit sa bayan para may hangin ulit na masarap. So, guys, bumaba lang ako saglit para kunan yung view. So, andito ako ngayon sa bilihan ng shawarma. Nagki-crave po ako ng shawarma kahapon pa. Yun ang merienda ko kahapon. Ngayon, shawarma ulit. So, andito tayo ngayon sa Kubo para maghalo-halo at mag-shawarma. Fresh Kubo pati. Ha? Simut sarap. Malamig simoy ng hangin. And we're home. So, patambay na naman ako sa bahay. Baka mag-netflix ako, guys. Okay, so nag-take out kami ng buko para sa inyo. Share kayo. So sweet. Masarap yan, ma. Sarap? Ayaw doon niya, pero siya yung kumakain. Sarap, ma? Mabagoy na halo yung ice cream. Ay, walang nilalaw yata eh. Ay, hinalo niya ng ice cream. Pa, kain na pa. Pa! Ayun, kain na pa. Ano, kumusta? Nanalo ka ba sa tinayaan mo o talo? Talo, no? Patay tayo dyan. Hindi naman siya nakalista. Masarap ang lasa eh. Ha? Masarap? Okay guys, so tonight ay maaga pa ako matutulog kasi iba yung oras talaga dito sa probinsya. 8:30 pa lang pero antok na ako, tingnan yung mata ko. So good night, bukas ulit. Good night. Hi, hello. Okay guys, so eto na po, mag-extra na tayo sa ating vlog, sa ating vacation vlog. Yung mga eksena ng hindi ko na na-vlog, yun ay tulog ako, kaya ay nagmumuni-muni. So, ngayon, good night na ako sa inyo. Ibabababay na rin ako. Pero bago ko mag-good night, gusto ko na ipakita sa inyo yung mga album namin dito. So, samahan nyo kung silipin siya. So, ayan. Lumang-luma na talaga siya. Ayan. Na nakaipit pa. Jaran! Ay! Na-post ko na to. Ito ako nung Kinder. Ayan. O, diba? Tapos, sila Taka. Uy, ang payat ko pa dito, oh. Dalagita ako dyan. Ha? Ha? Haha ka dyan. Payat dyan. Ano? Tapos, ito guys. Ito yung lolo ko, tsaka yung kalaro ko. Oh, mukhang Amerikana dito. Halos puro lolo ko to, tsaka lola ko dito sa province. Ayan. Asan kaya ako dito? Uy! Lolo at lola ko, bata pa sila dito. Si Marius, tapos si Elyon. Parang kamukha ni David si Elyon. O, diba? Ayan, dami pong medal dati. Ito, nanalo ko ng best muse dito. Ayan. Ito si Elyon na ito, kapatid ko. Ay, yung favorite doll ko na kasing laki ko noon. Hehehe. Me and Marius. Me and Marius again. Oh, hulaan nyo kung sino to. Siyempre, ako. Ayan, mga
baby picture si Elionay, si Vashti, si Mario. Siya talaga yung pinaka-feel niya noon. Pero nung lumaki, siya na yung pinaka-tahimik. Tsaka ayaw niya ng tao. I mean, mailap siya sa mga tao. Alam niyo ba kalbo ko ng bata? Ayan. Thanks. Ito, 4 years old na yata ako dito. So, ayun na lahat ng mga natirang albums. Hi, nako! Tinatabla na naman po ako ng antok. May antok? Yes! Ayun lang, kailangan magpaalam sa inyo, guys. Actually, marami pa kaming mga photo album before. Kaya lang, yun nga yung nalilipat kami ng bahay. Nasama siya sa mga naiwan. Kasi nung pinalayas kami na wala kami pambayad. TV, ref, kutsara, tinitor, medals ko, lahat. Photo albums, lahat. As in, naiwan doon. Ang bit-bit lang namin. Ay, yung mga sarili lang namin talaga. Yun yung time na down kami at walang-wala talaga kami. So, yun. Hindi ko na siya nabalikan. Tapos, nung medyo nagkaroon ng pera, after ilang years, pinalikan namin yung bahay namin doon sa munting lupa na inupahan. Wala na daw yung mga medals ko tsaka yung mga gamit. Okay lang sana yung mga TV. Kaya lang yung mga remembrance. Alam niyo yung mga photo albums. Yun, yun yung mga nawala na talaga. Hindi ko alam kung may rule na ganun kapag hindi ka nakabayad, ibibenta yung mga gamit or what. Basta yun. So, binuon na lang talaga namin siya sa limot. So, ang hirap din. Alam mo yung nag-imba ka ng memories pero in just once na mawawala din pala. So, ayun. Tapos, na-realize ko din na ang hirap din mag-hold on sa mga bagay na I mean, material things like yung mga medals and yung mga trophies. Kasi ang dami talaga namin, no? As in, dalawang instante yun kami magkakapatid. Yung mga napanalunan namin. Kasi wala. In just one snap din mawawala. And marirealize mo na, ah, trophy lang pala yun, medal lang pala yun. Nagkikwento ka dito. So yun nga, marirealize mo na, ay, gamit lang pala yun. So, wala lang, naisip ko lang na mas mag-imbak tayo ng kabutihan sa kapwa natin. Mas mag-imbak tayo ng memories. Siguro maiisip ko na marami pa palang mas mahalagang bagay sa material things. So, huwag ka masyado mag-dwell dun sa bagay din. O, minsan kasi diba dun na lang umiikot yung mundo na pinaka-ingat-ingatan mo siya. Hindi kasi gamit ko to, hindi kasi ganyan eh. Kaya siguro nung nangyari yun, naisip ko na, ah, ganun talaga. Ang material things para lang siyang abo. Pero hindi naman ako masyado doon nagpapaano ha. Hindi ko masyado minibigyan ng... Hindi naman ako doon nagdudwell ha. Sa gamit lang talaga. Siguro may mga realizations lang talaga. Yun. Tsaka hindi ko kinakalimutang balik-balikan yung mga down moments ng buhay ko. Kasi from there, magiging humble kayo pag inaalala mo lagi yung past mo. Kung ano yung pinagdaanan mo. Kung ano yung hirap mo. Kung saan ka nanggaling. Mo siya talagang kakalimutan. Kasi yun yung bubuo sa'yo ngayon. Para maisip mo na, ay, ito yung mga pinagdaanan mo, doon ka nang galing, huwag ka masyadong magmataas or magyabang. Parang gano'n. So yun. Diba, no? Ito totoo. So yun na nga, there you go. Thank you so much, guys, for watching this vlog. Don't forget to like and subscribe and share. Bye-bye! Paalam na! Bye-bye! Bye! Bye-bye ka na! Ano yung pogi? Pogi? Ano yung pogi mo itsura? Ano? Patingin? Patingin lang! Wala! Wala lang, hindi na naka-record oh. Sige na, patingin! Patingin lang ang pogi mo. Oh, beautiful eyes na lang. Beautiful eyes. Sige na guys, paalam na! Bye!